sa akto ang mga pasaway sa EDSA Busway, kabilang ang ilang taga-Gabayan ng Pamandin. Nasa frontline balitang iyan si Gerard de la Peña. Kaya nga, ma'am, nakikiusap ako ngayon. Pagkiganyo ako ngayon, from now on, di na namin ulit. Di na nila ulit. Nakikipagtalo ang lalaking ito sa mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Kasamahan siya ng driver ng ambulansya na nahuli sa Quezon Avenue EDSA Busway Station sa Quezon City. Dumaan kasi sila sa busway kahit walang sakay na pasyente. Giit na nakipagtalo, hindi raw nila alam na bawal pala sa EDSA Busway ang mga ambulansyang walang pasyente. Todo pa ang kanyang pakiusap dahil taga-gobyerno rin naman daw sila. Hindi man lang ako pagbigay, taga-gobyerno din kayo. Barangay na nagpapasawa sa tao. Maawa naman yung tao, hindi lang sinasawa ng tao, ma'am. Kahit ilang beses siyang nakiusap, tiniketan sila ng mga otoridad. Sa Quezon City pa rin, nahuli ang lalaking ito sa Main Avenue EDSA Busway Station. Bumunot daw siya ng kutsilyo pagbaba niya ng bus. Natakot ang driver ng bus sa seguridad ng mga pasahero, kaya tinimbrehan niya ang mga otoridad. Pero palusot na suspect. Nang inspeksyonin ang bag ng lalaki, natagpuan ang isang ice pick at piraso ng bakal. Hindi na nagsampa ng reklamo ang driver ng bus laban sa suspect. Pero dinala ang lalaki sa barangay hall ng Barangay Bagong Lipunan sa Quezon City. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.